Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So kanina nga ay naganap na ang debut game sa Summer League ng highly anticipated number 1 pick Victor Wembanyama. Sold out nga ang arena days before the game pa. Last time nga na nangyari ito ay noong 2019 nang inaabangan din ng lahat ang Summer League debut ng number 1 pick noon na si Zion Williamson. Kanina nga ay nakaabang ang lahat kay Victor Wembanyama mga kaibigan. Ganun pa man, umuwi nga sila na dismayado. Hindi tumugma sa expectations ang pinakita ni Wembanyama kanina. Siya ay nagtapos lamang na meron 9 points, 8 rebounds, 5 blocks, 3 turnovers and 4 fouls on 2 of 13 shooting sa field at 1 of 6 shooting sa 3 points sa loob ng 27 minutes of playing time. Sa game na ito ay isang bagay nga ang tiyak. Ang kanyang depensa ay hindi problema. Mabilis siya para sa kanyang tangkad at kahit sinong player ay maaapektuhan kapag siya ang sumasalubong. Ang kanyang skills ay andun din, ang ball handling. Ganun pa man ang kanyang katawan ang main problem sa ngayon. Kitang-kita nga sa game kanina na hindi pa ito handa sa physicality ng NBA. Madalas niyang mabitawan ang bola tuwing pinipisikal siya ng kabilang team at hindi niya nga may pwersa o mabully ball ang mas maliit na Brandon Miller sa game na ito. So hindi din niya magamit ang mismatch sa height sa mga wing players. Kaya naman ang tanong ng madami ay paano na lang nga daw ito kung sa NBA na talaga siya at ang kaharap na niya ay sila Giannis, Embiid, AD o Jokic. Well, ayon sa madami ay iiyak lang nga daw ito sa mga officials at hihingi palagi ng foul. Tatalsik pa nga daw ito sa mga nasabing big man kanina. Tiyak nga daw nakakailanganin itong magpahilot matapos ang game. Sa totoo lang mga kaibigan ay hindi naman malayo sa katotohanan ang mga nabanggit natin. Ganun pa man ay kailangan din natin alalahanin na 19 years old pa lamang si Wembanyama. Kung titingnan natin ang mga rookie years nila, si Giannis ay payat din. Si Anthony Davis ay tinalo ni Damian Lillard sa Rookie of the Year Award. Si Embiid ay injured at hindi naglaro. At si Jokic naman ay nag-average lamang ng 10.7 rebounds and 2 assists per game sa unang taon nito. So we can't expect Wembanyama to be a superstar sa kanyang unang taon sa NBA. Ganun pa man, we can all agree na disappointing ang kanyang Summer League debut. Hindi nga natin sasabihin na below expectations ito dahil kahit yata mang 20 points siya ay below expectations pa din ito sa hype na ginawa sa kanya ng media. Isang bagay na hindi naman niya kasalanan. Subalit kahit hindi siya hinype ng sobra, disappointing performance pa din ang kanyang pinakita para sa isang number 1 pick. Titingnan nga natin kung makakabawi ba siya sa kanyang second game kontra sa Portland Trailblazers at sa number 3 pick Scoot Henderson kung maglalaro man ito. Dahil oo mga kaibigan, ang supposed to be papalit kay Damian Lillard bilang franchise player ng Blazers ay nagtamo kaagad ng shoulder injury sa kanyang Summer League debut. Nagtala siya ng 15 points, 5 rebounds and 6 assists in 21 minutes. Bukod sa kanya, ang number 4 pick ng Houston Rockets na si Amen Thompson ay namilipit din sa sakit. Nagtala siya ng 16 points, 4 rebounds, 5 assists, 4 blocks and 3 steals. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?